My dear friends, I want you to remember this. Happiness is not a verb, but happiness is the result of our right choices. Uulitin ko po. Happiness is not a verb, but happiness is the result of doing the right thing. Ano ang saya? Hindi mo mararanasan yan sa iyong ginagawa. Ang tunay na saya ay bunga ng iyong tamang ginagawa. Tandaan niyo po, hindi dahil may ginagawa kang masaya, magiging masaya ka. Hindi lahat ng mga kumakain masaya. May kumakain na depress. Subukan mong kumain ka ng kumain, hindi ka magiging masaya. Bakit? Lalaki ang tiyan mo, tataba ka, tataas ang iyong kolesterol. Masarap ang kumakain, pero hindi ito ang daan para tunay kang maging masaya. Amen? Hindi lahat ng mga umiinom ay masaya. Alam ko, masarap uminom ng alak ng serbesa. Pero merong umiinom para makalimutan niya ang problema niya. Amen? At pagkatapos mong uminom ng uminom, ang tanong, magiging masaya ka ba? Mas malaki pa ang iyong magiging problema. Sasakit ang iyong ulo. Sasakit ang iyong bulsa. Mauubos ang iyong pera. Dahil wala ka sa katinuan, anong nangyayari? Yung iba naghahamok, nakikiaway. At ang malungkot na kwento, pag wala sa sarili dahil nakainom, minsan pati ang kanyang mga minamahal, minsan pati ang kanyang pamilya, inaabuso niya. Yung pag-inom ba ang naging daan para maging masaya siya? Hindi. Hindi lahat ng namamasyal o nagbabakasyon ay masaya. Masarap ang pumasyal. Masarap ang magbakasyon. Pero meron mga iba, habang sila ay nakabakasyon, meron pa rin silang inaalala. Kahit na sila'y nagpapahinga, hindi nila maiwasan na magtrabaho dahil marami silang kailangan gawin. Happiness is not a verb. Happiness is found not with what you do, but happiness is a result of the good things that you do. Pag ang isang tao hinahabol niya, ang tuwa, ang saya, hindi niya kailanman makukuha o mararanasan ito. Because happiness is not something that you get. Happiness is not something that you acquire. Kahit pumunta ka sa mall, wala kang mabibiling tuwa. Amen? Kahit na maghanap po kayo sa online, mag-scroll kayo, you can never buy happiness. Kahit na magbasa ka na ng magbasa ng libro, hindi mo matatagpuan ang tunay na saya. Ang saya, hindi yan gamit, hindi yan bagay na pwede mong makuha. Pero kung gagawin mo araw-araw palagi ang tama, I tell you will be really happy in this life. Because happiness is a lifestyle of choosing the good thing. Happiness is a lifestyle of picking the right thing. Yan ang pinapaalala ng mga pagbasa sa atin. Napakaganda. Ang unang pagbasa, in the book of Deuteronomy, it said that if the people of God will follow the statutes, the decrees of God, two things they will have: a long life and they will have the land. Tingnan niyo po, ang resulta ng pagsunod, ang pagpili sa tama, hahaba ang iyong buhay at pagkakalooban ka ng Diyos ng lupa. Nauunawaan din yan ng ating Panginoon. Alam din yan ni Jesus. Kaya nga sabi niya, dumating ako para tuparin ang lahat ng batas. I did not come to abolish the law, but to fulfill. Kahit na ang pinakamaliit na utos ng Diyos, sinusundan ko, ginagawa ko. Yun ang dahilan bakit ang ating Panginoon hindi siya nag-aalala. Kahit na nababasa niya ang balak ng mga kalaban niya, alam niya na sila'y nagpaplano kung paano siya papatayin. Pero may narinig ba tayo sa mga mabuting balita ng ating Panginoon ay nanginginig sa takot dahil sa kanila? Wala. Jesus was always at peace.
Jesus was always happy, even if he was being criticized, even if there was a plot to kill him. Why is that? Because he was always choosing to follow the law. Because he was always following the will of his Father God. Do you want to be happy, my dear friends? First, follow God's will. Follow with love. Follow with humility. Magiging miserable po kayo, sinasabi ko po sa inyo, kung hindi kayo susunod sa batas. Tingnan niyo po dito sa Pilipinas, ang tigas ng ulo natin. Nakikita mo na nga, bawal tumawid. San tatawid? Doon sa karatula na bawal tumawid. Hindi po ba? Pinalitan yung karatula, nilagyan, bawal tumawid, nakakamatay. Tumatawid pa rin. Totoo naman, meron na nasagasaan. Bakit tumatawid? Tanungin mo mga tao. Kahit na mapanganib, kasi mabilis yung daan. Mabilis nga yung daraanan. Mabilis din ang daan mo papunta sa kamatayan. Di po ba? Nagmamadali ka, pero hindi mo alam ano yung epekto ng iyong pagmamadali. Pag ikaw ay nasagasaan, pag ikaw ay tinamaan, mas malaking problema. Hindi ka magiging masaya. Merong mga iba nagagalit ngayon dahil pinagbabawal na ang paggamit ng e-bike. Ano ba talaga ang problema? Ang e-bike? Hindi. Yung mga nagmamaneho sa e-bike. Basta't kasi nagkaroon lang na sasakyan, minamaneho, kahit paano, dadalhin na sa daan. Pero kung yung nagmamaneho, alam niya ang mga tuntunan ng daanan. Alam niya yung mga rules. Kahit na e-bike yan, pwede. Wala doon sa sasakyan ang problema, doon sa nagmamaneho. Pero tingnan nyo anong epekto. Dahil walang kaalam-alam sa batas, sila nagiging sanhi ng aksidente. Ang mga batas, binibigay sa atin para tayo ay mas maging masaya. Meron tayong mga sinusundan na mga alituntunin, hindi para tayo ay ikulong. The laws are there to keep us safe. The laws are there to protect us. The laws are there so that we can experience more peace and happiness. Amen? Kaya nga, magdasal tayo. Sana maunawaan natin na sa pamamagitan ng pagsunod natin sa batas, sa kagustuhan ng Diyos, magkaroon ng bunga. At ano ang bunga? Tuwa at tunay na saya. Naway maliwanagan tayo. Ang saya, hindi mo makukuha lang sa iyong mga ginagawa. Pero ang saya, mararanasan mo kung sumusunod ka at gagawin mo ang tama. Ano po yung pinakamasayang salita? What is the happiest five-letter word? Ano po sa tingin nyo? Ano yung salita na makakapagbigay sa'yo ng tuwa? Money? Pera? Five letters. Alam niyo po kung ano? Tandaan niyo po ito, ha? Smile. That is five letters. Sa Tagalog, ngiti. Limang letra. At di ba, pag sinabihan ka, ngiti, smile, mapapangiti ka. Hindi ba yun yung salitang nakakapagbigay ng tuwa at galak sa atin? Amen? Smile, my dear friends. It adds more face value to you. Mumiti ka. Hindi ka lang magiging masaya, gaganda ka pa. Ang nakakalungkot, hindi na nakikita yung mga ngiti natin dahil naka-face mask tayo. Pero kahit na hindi nakikita ang iyong ngiti, ngumiti ka. Malaking tulong yan sa iyo. Pag ikaw ay nalulungkot, pag ikaw ay nadidepress. Why should we smile? Because they say that our outer appearance is our gift to others. What is inside of us is our gift to God. Yung nasa loob mo, yan yung nakikita ng Diyos. Kaya mag-ingat ka sa kung ano yung itsura ng iyong kalooban, sa kung ano yung iyong nilalagay sa iyong isip at puso. Because only God can see that our emotions, what is inside of us, is our gift to God. But what you show on your face, what you show on your actions, how you live your life, that is your gift to others. That is for others. Kaya, smile. Kung yan lang yung maibibigay mo sa iba, malaking bagay na yan.
Hindi lang yan tulong sa iyo, tulong mo na rin sa iba. Because smiling is contagious. Happiness is viral. Kesa naman sa lungkot, depression, yung ating pinapakita at inakalat, please, be pleasant. Start with your smile. Bakit po ang ating Panginoon, nakita siya na napakaliwanag ng kanyang muka, ng kanyang pananamit? That is the smile of Jesus to the apostles, to the disciples, to all of us. Hindi natin makita yung nasa loob ng ating Panginoon eh. Ang nakakakita lang nung nandun sa kanyang kalooban, yung kanyang Ama. Pero kahit sa ilang saglit lang, ipinakita niya ito sa atin. Para saan? Para tayo ay matuwa. Para tayo ay magalak. Meron pong salita sa Old Testament in the Psalms saying, "May your face, O God, shine on us." Ano po yung ibig sabihin nun? Yung mga sinaunang tao na iintindihan po nila yung mga salitang yon. Naway ang iyong muka, Panginoon, magliwanag sa amin. Anong ibig sabihin ng pagliliwanag ng muka ng Diyos sa tao? Sabi po nila, parang yung pagpapakita ng muka ng isang magulang sa kanyang anak. Pag nakita ng baby, ng sanggol, ng anak, yung muka ng kanyang magulang, ano yung mararamdaman ng bata? Diba matutuwa siya? Kamukha po pag nilalaro natin yung mga bata, bulaga. Diba? Itatago mo muna yung iyong muka, bulaga. Pagkatapos magre-react yung bata, napakasaya, tuwang-tuwa, ngumingiti, humahalakha. That is what it means for God's face to shine on us. Pag nagliliwanag ang muka ng Diyos sa atin, ito'y nagbibigay ng tuwa at ng galak. At tayo din sana, bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo din sana, bilang mga Kristiyano, sana tayo din ay maging nagliliwanag na muka ng Diyos, nagliliwanag na muka ni Kristo dito sa mundo. Does God's face shine on your face? Does your presence give joy and happiness to others? Kung hindi ka nakakapagbigay ng tuwa at galak sa iba, hindi ka nagiging tunay na tagasunod ni Kristo. Kung dahil sa iyo, nalulungkot ang iba, kung dahil sa iyo, nadidepress ang iba, mag-isip-isip ka. Suriin mong iyong sarili. You are not becoming a real follower of Christ. Kung nagliwanag yung muka, yung pangangatawan ng ating Panginoon, yan yung nagbigay ng pag-asa sa kanya mga alagad at disipulo nung panahon na sila ay nalulungkot dahil pinako siya sa Kalbaryo. Sana kahit din po tayo, kahit sa ilang saglit lang, magbigay ka ng tuwa at pag-asa sa iba. How? It's very simple. Just smile. Ngumiti ka. Walang bayad yan. Amen? Magkano po ba yung ngiti nyo? Baka hindi ka ngumikindi kasi pinapabayad mo yung ngiti mo. Amen? Smile. You can help somebody today who is sad and depressed. Meron po silang ginawang pag-aaral sa Amerika. Bakit po yung mga Katoliko umaalis sa simbahan? Nagdi-decrease, nababawasan po yung population ng mga Katoliko sa Amerika. At gumawa sila ng survey. Alam niyo po kung ano yung nakita nila? Top one na reason bakit umaalis yung mga tao sa simbahan. Maybe yung iba sa inyo sasabihin niyo, siguro Father, dahil po sa sexual abuse. Hindi po. Yung iba sasabihin nila, siguro Father, dahil po sa usaping pera. Hindi po. Meron din po iba sasabihin nila, Father, isang reason dyan, yung pakikialam ng mga pari sa politika. Hindi po. Mabibigla po kayo sa dahilan. Bakit umaalis sa mga Katoliko sa simbahan? Ang reason po ng marami, poor customer service. Anong ibig sabihin po nun? Walang mabuting pag-aaruga, pagkalinga sa mga nagsisimba, sa mga pumapasok sa simbahan, sa mga nagpapatulong sa simbahan. Halimbawa po, pupunta daw sa office, magpapaschedule ng misa o humihingi ng certificate. Napakabugnutin daw po nitong sekretary. Makikiusap daw po sa pari, binyagan yung anak nila. Napakasungit ng pari. Napakastrikto. Ayaw binyagan dahil diborsyada, iwalay, o hindi pakasal itong mga magulang. Pag umaalis sa simbahan, hindi naman po hinahanap. Pinapabayaan lang. Yung pong mga nagwe-welcome sa simbahan, hindi po very welcoming. Hindi ngumingiti. Nakasimangot. Parang wala lang. Tapos ay chichismisan pa. Walang pagkalinga, walang pag-aruga. Yun po yung ibig sabihin ng poor customer service. Walang pakialam sa mga nagsisimba. Tingnan nyo po, napakalaking impact nun, no? Yung trato lang natin sa ibang tao. Kung mabuti yung trato mo sa kanila, abay, mananatili yung mga yan. Hindi aalis yung mga yan. Pero kung masungit ka, bugnutin ka, masama ang iyong ugali,
Kahit na anong gawin mo, hindi mananatili yan, hindi mag-i-stay yan, aalis at aalis yan. Kaya nga po, gusto natin na magkaroon ng isang happy environment, welcoming environment, pleasing environment. Umpisan mo sa sarili mo. Be pleasant every day, be happy every day, be joyful every day. At makikita mo, mag-iiba yung iyong kapaligiran. Marami kasi sa atin, nagre-reklamo eh. Agad napapansin yung problema ng ibang tao. Pero hindi mo pa ba natanong sa iyong sarili, how about you? Ako kaya? Baka ako yung problema? Subukan mo, gawin mong masayahin ang iyong sarili. Subukan mo, smile to people that you meet every day. Mag-iiba yung environment, mag-iiba yung iyong kapaligiran. Magiging magaan, magiging masaya, magiging payapa. Eh Father, paano naman ako makakangiti? Ang dami-dami kong problema. Yan yung problema sa atin. Because instead of focusing on God, whose face always shine on us, we look at the darkness of our problems. Amen? Kaya bakit ang dilim-dilim ng iyong naiisip? Bakit ang lungkot-lungkot ng iyong nararamdaman? Nananatili ka dun sa lungkot at dilim ng iyong mga suliranin. But stay in the presence of God, manatili ka sa harap ng Diyos. Maaninag mo ang mukha niya na maliwanag na nagbibigay sa iyo ng tuwa at galak. Kaya nga, kakayanin mo rin ang maging masaya araw-araw. May tanong po ako. Si Jesus po ba ay mapagmahal? Yes or no? Yes. Si Jesus po ba ay mabait? Yes or no? Yes. Si Jesus po ba ay banal? Yes or no? Yes. Last question po. Si Jesus po ba may kaaway? Meron o wala? Meron o wala? Meron po. Meron pong kaaway ang ating Panginoon. Hindi lang po isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, marami po. Kung babasahin niyo po ang Bible, makikita niyo po sino mga kaaway ni Jesus. Nandiyan yung mga Pariseo, nandiyan yung mga Saduceo, nandiyan yung mga scribes. Sino pong nagpapako kay Jesus sa krus? Mga Romano. Ano po ang pangalan ng apostoles na pinagkalulo, itinakwil ang ating Panginoon? He betrayed Jesus. Judas. Isipin niyo po yon, si Judas. Pinili siya ni Jesus. Kasama siya ni Jesus. Napapakinggan niya yung mga turo ni Jesus, the Word of God. Nakasalo niya si Jesus sa pagkainan. But in the end, pinagpalit daw niya sa pera. Di ba napakasakit para sa ating Panginoon yon? Pero anong ibig sabihin nito? Na no matter how good you are, no matter how loving you are, no matter how holy you are, there will be enemies in your life. There will be people who would try to hurt you. Pagkabait-bait mo, pagkabuti-buti mo, pagkabanal-banal mo, meron at merong gustong makasakit sa iyo. Meron at meron talagang masama sa iyo. Yan, Diyos na yan, ha? Ikaw pa kaya na tao, hindi tayo exempted sa mga taong masasama. There will always be people who would try to hurt us. There will always be bad people in our life. Ang tanong, how can we live happy, peaceful lives even in the presence of these bad people in our lives? Alam niyo po ang pagkakaiba ng Diyos sa atin, pagkakaiba ni Jesus sa atin, ito. Na kahit alam niya, meron siyang mga kaaway, kahit na alam niya, meron mga taong naninira sa kanya, ayaw sa kanya, he remained very happy. He remained peaceful in his heart. Ang tanong, paano natin magagawa din yon? To live happily and peacefully, even knowing we have enemies in our lives. Dalawang bagay lang po. Una, palagi po nating tandaan na pag mayroong ayaw sa iyo, pag mayroong kang kaaway, ito ay grasya, instrumento ng Diyos, pinapadala, binibigay sa iyo. Para saan? Para maging mabuti ka. Our enemies are gifts from God to test us, to challenge our goodness, our holiness. Anong lilitaw sa iyo? Mabuti o masama? You decide. You choose. Sa unang pagbasa, ang ganda po.
nito pong kwento ni David at ni Haring Saul. Si Haring Saul po kasi naiinggit kay David dahil natalo niya si Goliath, napakaraming mga tao pumupuri sa kanya. Hindi na daw po naririnig ni Haring Saul na pinupuri siya. Nagkaroon siya ng insecurity, kaya gusto niyang patayin ito pong si David. Tinutugis siya, hinahunting siya. Isang gabi, nakatulog daw po itong si Haring Saul sa kuweba. Napadaan itong si David at yung kasama niya. Nandun na sa harapan nila, sasaksakin na lang nila. But before they tried to kill King Saul, may naalala itong si David, sabi niya, "If we will do that, we will be punished." Kaya nga po ang ginawa na lang ni David, kinuha po niya ito pong sandata ni Haring Saul. At itong pagkagising ni Haring Saul, pinakita niya dito sa hari, "Dapat mapapatay na kita kanina, pero hindi ko ginawa because the righteous are rewarded by God." Inibigyan ng gantimpala ng Diyos ang mga matutuwid. At anong ibig sabihin na pagiging matuwid? What does being righteous means? Simple lang po. Yung pwede kang makapaghiganti, pero hindi mo ginawa. Pwede kang makagawa ng masama, pero pinili mo pa rin maging mabuti. That is being righteous. Hindi niyo po ba napansin, parang minsan niloloko tayo ng Diyos. Yung taong ayaw na ayaw mo, iniiwasan mo, bakit siya pa yung madalas na nakakasalubong mo? Siya pa madalas yung nakikita mo? You have the chance na saktan din siya kasi sinaktan ka niya. Naglalakad siya sa kalsada, sagasaan ko na kaya ito. Pwede. Pwede mo naman pakulam. Wala naman makakaalam. O kaya yung asawa mo, pwede mo naman siya sakalin habang natutulog siya para naman lumubag-lubag yung iyong loob. Pero pag ginawa mo yon, pag nagiganti ka, pag nakasakit ka, ano yung pinapakita mo? What will that prove? Hindi ba pinapakita mo na masama ka? Pag merong mga taong masama sa iyo, pag merong ka mga kaaway, tinetest ka ng Panginoon. How good are you? How holy are you? How generous and loving are you? Napakaganda po, isipin natin, ang mga kaaway natin, mga hangin lang yan. Puro lang sila hangin. Diba? Kasi puro salita. Salita lang na salita yan. Pag sinisiraan ka. But use their wind so that you can be successful. Diba ang eroplano po para makapag-take off, anong kailangan? It needs a counter wind. Pangontrang hangin. Pag walang hangin na opposite sa eroplano, hindi ito magte-take off. Ganyan ang gawin natin sa mga masasamang salita na naririnig natin sa mga taong masama sa atin. Use your enemies so that you can be better, improve, para umangat ka. But remember that, put them beneath you. They should be beneath your heart. Pag nilalagay mo ang iyong mga kaaway above you, here in your mind, anong nararamdaman mo? Diba napakabigat? Kaya nga, nape-pressure ka. Dahil para silang mabigat na bato, inilalagay mo sa iyong ulo. Kaya napakahirap sa iyo, nawawalan ka ng gana, nawawalan ka ng lakas because you have put your enemies above you. Put them below you. Be better because of them. Do not be bitter. But secondly, and lastly, that we should cleanse our minds and heart. Kung marumi at magulo ang iyong isip at puso, palagi kang merong kaaway. Kahit na wala kang kaaway, magkakaroon ka ng kaaway. Pag magulo, madumi ang iyong isip at puso. Ang away, ang gulo, ang kasamaan, palaging mag-uumpisa sa iyo. Pero pag malinis, pag busila kang iyong isip at puso, kahit na meron kang kaaway, kahit na meron silang sinasabi na hindi maganda sa iyo, wala sa iyo yun. Masaya ka, payapa ka. Merong isang kasabihan, ang ganda po sabi niya, "There is no enemy outside when there is no enemy from within." Walang kaaway sa labas kung wala kang kaaway sa loob. Bakit nagkakaroon ka na napakaraming kaaway? Dahil ang away nasa loob mo. Ayusin mo yan, alisin mo yan. Makikita mo, mawawala ang iyong mga kaaway. And how do we do that? How can we cleanse our minds and our hearts?
Simple lang po. Gawin natin, sundin natin itong utos ng ating Panginoon. Paulit-ulit, sinasabi niya, pray, pray, be loving, be good. Dito lang nagiging malinis ang ating isip at puso. When we always pray, when we are good, when we start to love. Di po ba mayroong kasabihan na when you pray, it changes people and the situation. But when the person and the situation does not change through your prayer, it is you who is changed. Kung ikaw ay nagdadasal, hindi pa rin siya nagbabago. Magdasal ka pa rin kasi ikaw ang binabago ng pagdarasal. Pag nagkakaroon po tayo ng napakaraming kaaway o pag meron taong masama sa atin, I believe ginagamit din po yun ng Diyos to signal to us, to say to us, pray, baka nagkukulang ka sa dasal. Magdasal. Dahil sa pagdarasal dyan lang, matutulungan tayong maayos anuman ang gusot, anuman ang sigalot. So we continue to pray, my dear friends, so that we can receive peace and joy in our hearts. Remember, your enemies are also graces challenging your goodness. And also remember that when you have a clean mind and clean heart, you will always be at peace.